Magandang hapon po mga kaibigan, ako pala si Hansi Rimando. Nandito tayo sa aking pamamahay, araw po na Linggo, wala akong pasok. Warranty po kami dito. Oh no! ECQ. Ang aking papakitang video ngayon ay tungkol sa bakuna ng COVID-19 vaccine. Sang-ayon ba kayo mga kaibigan na mabakunahan ng COVID-19 vaccine? Oh no! Kung hindi mga kaibigan, sang-ayon kayo, panoorin itong video nito. Kung kayo magpapaturo pa ba o hindi na. Kaya huwag natin patagalin ito mga kaibigan, panoorin na natin itong video nito. Umabot na po sa 79 ang mga nagka-blood clot matapos mabigyan ng bakuna na AstraZeneca sa United Kingdom. Ayon sa Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency sa UK, 19 sa bilang na yan ang namatay. Ilang bansa na sa Europa gaya ng France, Germany, Spain at the Netherlands ang nagsuspindi muna ng paggamit ng AstraZeneca sa mga nakababata. Ang South Korea pansamantala rin sinuspindi ang pagbabakuna gamit ng AstraZeneca vaccine sa mga edad 60 years old pababa. Pangbagong paghihigpit sa quarantine laban sa Delta variant. Kung mamili kayo, magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Tuyas ang danger mo. Ano sa palagay nyo? Mababawi pa kaya nyo yun? Pag hindi ka nagbakuna, mamatay ka talaga. So planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Kailangan ba? Bili ka ng kabaong o magkasunog ka. Magkano'ng bayaran mo? At maghanap ka na ng pwesto sa simeteryo. Ayaw ninyong magpabakuna, patay kayo sigurado. Oh no! Kaya dinadahan-dahan ka. Ngayon, ibang turok yun ah. Ngayon mga kaibigan, may papakita akong video. Ito yung aking kaibigan mula sa pagkabata high school, kasama ko. Siya si Andrew Valiente. Nagpaturok siya ng COVID-19 vaccine. Panoorin natin ang kanyang video. Hey, Dr. Solante, pinaka-common side effect na bakuna raw yung pananakit kung saan ka natukan. After 30 minutes, 8 hours, maramdaman mo na medyo mabigat ang braso mo doon sa bahagi na saan tinutok, tinurok yung bakuna. Dalawa, saan yung area kung saan tinurok, namamaga or solid. Yung mga bakunado, pwede na kayong pasyal-pasyal. Saan po ako na ron? Ako! Nasa langit ako! Nasa langit ako! Tang ina! Angel pala ako! Yung walang bakuna, tumabi muna kayo. Plano ko, anong gawain ko sa inyo. Bobo! Tanga! Inutil! Gaga! Lahat ng talino napunta sa suso! Kung ang population ng bansa ay sa 110 million, kaya niyang i-sacrifice ang 20% nito. Paano masabi? Para maging 80% na lang yun na matitira. So baliwala sa kanya kung mamatay ang 20% ng population ng bansa natin. Run. Napakaliwanag sa statement niya yan. At sa statement naman ni Secretary Panelo, maliwanag na sinabi niya. Na sinabi sa kanila ni Secretary Francisco Duque at ni General Galvez na kaya hindi nila binibigla yung pagtuturok sa mga tao dahil hinihintay nila na maobserbahan kung anong lalabas na adverse side effects oh, no. Sa mga naturukan. Hey!
Napaklaro nito na ginagawa talagang guinea pigs ang mga Pilipino. So napakinggan ninyo mismo sa bibig ni Secretary Panelo yan. Ginagawang guinea pig ang mga Pilipino. At binitawan niya rin yung salita na hindi sila sigurado kung grabe yung lalabas na epekto, side effect ng bakuna. So yan ang sanang maintindihan natin na sa bibig mismo nila nang galing na baliwala sa kanila ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya nilang isakripisyo. Yan po ang tanong natin sa kanila at sa sambayanan. Kailan po tayo magigising? Doon po sa mga nabakunahan na, sana po'y mapanood ninyo ang video na ito. Yan po ay galing mismo sa bibig ng ating Pangulo na kaya niyang isakripisyo ang 20% ng population natin para maging 80% na lang ito. Anong klaseng presidente ang magsasabi sa kanyang nasasakupan, sa sambayanan, sa mga Pilipino? 20% ang kaya niyang isakripisyo or mamatay ng dahil sa bakuna. At si Secretary Panelo, ganun rin naman. Halos sinasabi na niya ng tahasan na ang bakuna hindi sigurado maging si Duque, ang DOH or AATF, kung ano yung lalabas na epekto kapag naturukan ka. Maaari mo ikasawi. Napakaliwanag sa kanilang binitawan salita. So yung mga sinasabi natin at sinasabi ng CDCPH at ng iba pang doktor kagaya ni Dr. Jose Eclarit, Dr. Romy Quijano, Dr. Francis Salcedo. So napakarami niyan, mga doktor na yan. Kaya ayaw akong lumabas ng bahay kasi tinatawag akong gwapo. At ang masakit, pinagsisigawan pa. Ang hirap ng sitwasyon natin sa Pilipinas, no, mga kaibigan? Sipi mo, mapapatulok tayo ng COVID-19 vaccine. Ibig papahaba ang buhay, baka mapadali lalo eh. O sige, hanggang dito lang, mga kaibigan. Ako pala si Yan, si Limaso. Sana magustuhan yung aking video. At huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. At maraming salamat sa panonood. Paalam po.